Welcome back to my channel. So ngayon is i-share ko sa inyo kung paano ako natuto ng Korean language, kung paano ako nakakabasa paunti-unti. So unang-una niyan is kailangan natin pag-aralan yung alphabet ng Korean. So kagaya ng ating alphabet na ABCD, meron ding alphabet ang Korean which is kailangan pag-aralan is yung consonant at saka vowels. So sa pagsulat niyan is starting. Okay, so para mas mabilis niyong ma-memorize, kailangan, or sa pag-aaral ko, based sa experience ko na pag-aaral ng Korean, ito yung pinaka-basic pattern or madaling pattern siya para matandaan mo yung kung paano siya isusulat. So, dito sa isang vowel, hindi ko siya mababasa. Parang hindi ko siya mababasa as isang parang syllable. Hindi ko siya mababasa ng syllable, which is kailangan natin siyang lagyan or dapat mag-combine siya ng isang consonant. So, dito sa pag-combine ng consonant, yung silent O, wala siyang pronunciation pero kailangan mo siyang i-combine sa vowel. So, sa pagsulat is A. So, kapag susulat tayo ng Korean or susulat tayo ng Korean language is ang location or ang kanyang point is papunta sa kanan. So, the way na nag-combine yung consonant and vowels, pwede ko na siyang mabasa as A. So, kung babasahin natin siya ng A, ya, o, yo, u, yo, u, yu, u, i. So, the way na mas mabilis niyong matatandaan, ito yung pattern na pwede nyong paulit-ulitin para matandaan siya. Like, aya, oyo, oyo, uyu, ui. So, kapag naman isusulat na natin yung consonant. So, cute, kanata, ta, na, pa, sa, a, ta, ta, ka, ta, pa, ha. Okay, so ito naman yung consonant ng Korean language. Yan siya. Okay, so dito naman, if hindi nyo talaga siya, kasi kung beginner tayo, yun natin siya maiintindihan kasi walang alphabet. Na walang Roman alphabet, so hindi natin siya mabasa. The way na babasahin mo siya dito sa consonant, pwede siyang mabasa ng kiyuk. So dito sa vowel, hindi mo siya mababasa ng single lang, pero dito sa consonant mababasa mo siya as kiyuk or letter K, minsan letter G. Wait. So, wait lang. Yep, so para mas makita niya. So, dito sa kiyuk, ang pronunciation niya as letter K, G. Diyun for letter N. Digut for letter G. Real for letter L or R. So, mostly, ang ginagamit niya is L. So, miyum for letter M. Piyup for letter P. Siyut, S. So, mas madaling tandaan, parang nakagano lang siya, S. So, ito is silent na i-combine mo siya sa vowel. Chiyut as letter J. Chiyut letter CH as babasahin mo siya ng church, parang CH. Cube
Eto naman, sa pagkakaintindi ko, dito is yung only letter K mo lang siya. Unlike dun sa Kyuk. Meron siyang sometimes is G, K. But here, K lang siya. T, Tiut. Letter T. Piyuk as letter P. Hiut is letter H. So, kapag iko-combine mo yung vowel, which is ito, dito sa consonant. So yung ating consonant, which is yung kiyuk, and then additional mo siya ng vowel as yung a, mababasa mo na siya as ka. Ka, na, ta, la, ma, pa, sa, a. Dito na yung a, which is yung, andito kanina, yan yung a. Pakita ko sa inyo, this one, a, and then, ito yung sinulat natin kanina na a. A, cha, cha, ka, ta, ta, ha. So, ayan yung alphabet na madali mong mamememorize. So, kung bibigkasin mo lang siya, like, ka, na, ta, ra, ma, pa, sa, a, cha, cha, ka, ta, pa, ha. So, ito yung pinakauna mong pag-aaralan kapag gusto mong matuto ng Korean language. And kapag unti-unti makakabasa ka na and maiintindihan mo kung paano rin siya ilalagay sa isang word. So, ang next naman is all about, dahil meron tayong vowels, meron ding complex vowels. So, sa complex vowel, meron tayong 11 more na additional para makabuo tayo and maintindihan natin kung paano siya babasahin. So, dito, ito na yung complex vowels. And yung last two, final. So, ayan yung complex vowels. Pero dyan is mababasa pa rin natin siya kapag lalagyan natin siya ng silent consonant. So, mababasa natin siya sa e, ye, wa, we, wo, we, we, uy. Okay, ayan yung complex vowels. And then, dito naman, kapag nalilito kayo, halimbawa, nalilito kayo kung meron bang ganitong complex vowels. Like, meron akong friend na medyo nalilito siya kung paano bigkasin kung meron bang parang ganyan. Ayan. So, walang ganyan kapag sa complex vowel. So, sa complex vowel natin is ang dapat i-memorize nyo lang na pattern is eto lang. Ayan yung pattern. So, kung medyo curious kayo kung bakit walang ganito, dahil hindi siya mababasa. So, kapag babasahin natin siya kung paano siya naging e, so, ito na yung pinaka-basic niya. Ayan. So, dito sa parang medyo complicated siyang paano siya naging wa.
So, ang pattern niya, kung paano siya naging wa, is dalawang syllable siya. So, dalawang beses mo siyang binibigkas. Parang ganito siya. O. At saka, a. Uwa siya. Uwa. So, ang pinaka final ano niya, pronunciation, is matatanggal yung isang silent. And then, ang pinaka-final niya is babasahin mo siya as wa. Kasi magko-combine na siya. Nag-complex, complex vowel siya. So, ganyan yung pattern kung paano siya isusulat. So, alike sa we. So, ang word niyan is o-e. So, ang pinaka-final pronunciation niya at kung paano siya isusulat is we. Owi, 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 owi. Something like that. So, kapag naman, yung wo, something like, wait. Yung wo. Ganyan, wo. So, dalawang pronunciation niya, ang pattern niya is u, o. So, u, o, plus, is ang pinaka-final ano niya, pronunciation niya is magiging wo. Kasi mawawala na tong silent o. So, pagdidikitin natin siya, i-combine natin siya ng ganyan. So, wo ang magiging basa dyan. So, ayan yung mga complex. Ito lang yung pattern na tatandaan nyo. So, hindi kayo malilito dyan kapag alam nyo yung napag-aralan nyo na at palagi nyo siyang isusulat para malaman nyo kung paano siya gagamitin. At wala nang ibang gaya nito. Wala nang ibang pattern pa, kundi ito lang yung pinaka pattern ng complex vowels.